Ayan, hindi po madali ang buhay. Pero dahil sa ating pamilya at sa ating mga pangarap, tayo po ay patuloy na lumalaban at nagsusumikap. Sa kumakalam na sikmura ng ilan nating kababayan, patuloy na naitatawid ng mga pagkain galing sa basura at tira-tira na kilala sa tawag na pagpag. Mga taong may tato sa katawan, madalas pa rin nga bang hinuhusgahan? At silipin natin ang nagagandahang kulay na mga peacock at iba pa sa isang farm sa Laguna. Ako po si Kabayang Nolly De Castro at ito ang KBYN, Kagapay ng Bayan. At halos ay ngayon barangay Burgos sa bundok ng Mount Tinutok. Lima ho, lima. So ang pinipili po ni Nanay ay yung mga pagkain na tira-tira. Na itinapon na po, itinapon na yon. Marami po sa atin ang yon ay tinatapon na, kumakain sa mga fast food center. Yun naman, tinatapon na yan ho, ay biyaya naman itong itinuturing ng ilang po natin mga kababayan. Sabi nga nila ay tira-tira sa iba, ha? Ito naman ho ay biyaya para sa mga pamilya. Alas dos ng madaling araw, habang mahimbing na nagpapahinga ang maraming residente ng Maynila, naghahanda naman ang 62 taong gulang na si Aling Magdalena Maredo. Kasama niyang aalis ang kanyang asawa na si Mang Bernardino. Kahit hindi pa nakapag-aalmusal, dumiretso na mag-asawa sa pagbiyahe papunta ng Tayuman. Sa lugar na ito, naghihintay sa kanila ang pagpag o mga tira-tirang pagkain mula sa mga fast food. Ganitong oras lamang pwedeng mangulekta sina Aling Magdalena at Mang Bernardino na mga pagkain mapapakinabangan pa. Dahil ang mga patapong pagkain ito ang bumubuhay naman sa kanilang pamilya. Maliban sa pagkain, ang mga nakolektang karton na umabot sa higit 15 kilo ay naibebenta rin nila sa junk shop. 100 piso naman ang kinita nila rito. Ang mga bulto naman ng plastic ay ibinababa sa bodega kasama ang iba pang mga kalakal. Pagkababa ng mga unang nakolekta, muli silang babiyahe papunta sa susunod na fast food restaurant. Umabot ng halos 2 oras ang pangungulekta ng kalakal ng mag-asawa. Ito po si Nanay Magdalena. Ayan, halos maghapon na nagpipili ng mga tira-tirang pagkain mula sa isang fast food. At ihiwalay ang mga pagpag, yung pwede pang pakinabang pagkain ng Nanay. Ano? Tapos ito, ang inyong pinakabasura na pwedeng pakinabangan. Pati yung mga kutsara tinidor na yan. Yan ba pag kinukuha ho ninyo, may pahintulot pa ng, ano, ng fast food? Opo, mayroong gamit. May kontrata po namin yun. Kontrata, ha? Opo. Paano kontrata? Simula po nung nagbukas sila, kami na po humahapon. Kayo lang? Opo. Wala nang iba? Opo. Inihiwalay ni Aling Magdalena ang mga kalakal sa kanya-kanyang lalagyan. Iba ang lalagyan ng mga
may bebenta pa na tulad ng plastic, na kutsara at tinidor at iba naman ang lalagyan ng mga pagpag. Alin lang dyan ang hindi pakikinabangan? Itong basura. Hanggang ano oras nyo gagawin yan? Hanggang minsan alas 12, alauna. Basta nyo dadalhin pagkatapos? Iniipon namin kasi kaunti lang. Karaniwan ba ganyang karami o ganyang kakaunti? Nung hindi pa po nagpandemic, marami po kaming pili. Marami po yan. Oh. Nung nagpandemic, oh. Nagsara yung iba naming hakutan. Ayun, nagsara ibang ano, fast food. Opo. Kaya nabawasan. Dalawa na lang hakot namin. Kanina pa kayo nagpipili, wala pa ako nakikitang pagpag. Magkano isang araw kita nyo? 300. Ay, ngayon? Ngayon, 150 na lang. Minsan 100. Ay, kalahati na lang? Kalahati po nawala. Noong araw, kung ano-anong trabaho pa ang pinasok ng asawa ni Aling Magdalena, hanggang sa nalaman nila ang kitaan sa pangongolekta ng pagpag. Yung bayaw ko po, may hakot silang mga... Doon kami sa kanya nangangatulong. Oh. Tumatulong. Katulong, oo. Oh. Tapos nagsarili kami. Sarili na kayo? Nagkontrata po ako ng ano. Paano kontrata? Yung pag... Bagong gawa po, pag magbukas sila. Yung bagong tindahan, yung fast food, o tapos? Kinokontrata na po namin. Kakausapin nyo? Oo. Oh. Kami nga hakot. Ay, may bayad ba yun? Dati wala pong bayad. Ngayon, nagbabayad na sila. Babayad na? Tapos po ng pandemic, nagbayad na sila. Paano ang bayad? Yung isa, lingguhan. Pagkano yun? 1-4, isang linggo. Kami pong binabayaran dito. Kayong binabayaran? Para hakutin? Higit 20 taon nang nangunguha at nagbebenta ng patapong pagkain at basura sina Aling Magdalena. Pinipilit niyang kumita para kahit papaano ay maibigay pa rin ang pangangailangan ng mga anak. Ilan ang anak niyo? 10 po ang buhay. Napag-aral mo ba niyo mga anak niyo? Dalawa po nang pag-aral. Si pag-asawa na ko kasi ng iba. Hindi nakatapos ang pagsama? Hindi po nakatapos. Ilan ho nag-aaral na yun? Isa na lang po nag-aaral po, HRM. Saan na pupunta ang kita niyan? Pagkain po namin. Pagkain nyo? Bayad po ng kuryente. Kuryente, oo. Oh. Ano, tubig po. At saka yun sa gamot nyo? Opo. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi naman nawawala ng pag-asa si Aling Magdalena. Ay, hanggang kailan naman kayo dito? Saan na buhay na yan? Hanggang malakas pa po. Eh, wala ba hong anak kayong inaasahan na sasalba sa inyo sa nabuhay na yan? Sabi ko, tapusin mo ng pag-aaral mo. Oo, sayang naman. Ilang taon na ho? Magbaba 22 na po. 22? Ayan, anong sagot sa inyo? Tapos daw siya. Oo, tama. Hanggang sayang kasi nyo. Wala po kami pinag-aralan eh. Sila lang po. Kahit pag-aaral lang, magpapatapos namin sila. Ang mga pagpag na naipon ni na Aling Magdalena, hindi lang pamilya niya ang magsasalo-salo. Kanila itong ibebenta para maging pera. May pagpag po ako dyan. Ito. Ito na nakuha niyo. Isang ganito, magkano? 50 po. 50 pesos? 50 pesos? Pwede isang daan lang pala rin, dalawang rin. Opo. O tapos, mag-iipon uli kayo. Opo. Pagkatapos nito, Nay, ay ibebenta na natin yung pagpag. Yun na, magiging pera na ninyo. At saka ito hong kalakal. Ayun. Yun ho, kalakal din. Ito hong mga karton, hindi kalakal to. Yung mga basura ito. Ayun. Saan yun naman tinatapon yung basura? Truck ng basura. Sadyang paikot-ikot lamang ang buhay dito sa Tondo. Ang patapong basura ng iba, panlaman sa sikmura ng iba nating kapamilya. Ang tanong, sa lutong pagpag, masarap ba? Alamin natin sa pagbabalik na KBYN. Pangkaraniwan ang makikita sa kahabaan ng Road 10 sa Tondo, Maynila, ang bulto-bultong mga kalakal na siyang pinagkakakitaan ng mga residente dito tulad ni Aling Magdalena. Sa araw na yon, sinamahan ko po siya sa kanyang suki sa pagpag na nakolekta niya.
Eto na! Ang pangalan niyo? Lani. Higit 6 na buwan pa lamang na nagtitinda ng pagpag si Aling Lani. Pero naging mabenta kaagad ang mga ito. Dati, hindi ako nagluluto nito. Oo. Yung good ang niluluto, umatuma lang good eh. Mas maganda raw yung pagpaga si Mura na masarap pa. Kung hindi po siya seryugasan, maraming ganyan eh. Ayun, yung pinapakain mo sa pato. Oo, yan. Nasa yung pato? Nandoon po. Pagdating namin kina Aling Lani, nadatnan na namin na nagluluto na sila ng adobong pagpag. Pagkatapos namang malinisang mabuti ang mga pagpag, hahaluan na ito ng mga panimpla at pampalasa. Ako naman ang nagsalang sa kumukulong mantika. Dito wala na, no? Tapos na, no? Hindi na natapampag. At total, ako na rin naman ang tagaluto ni Aling Lani. Hindi na ako nagpahuli sa pagtikim ng kanyang specialty, ang paboritong pagpag. Mainit pa yun. Kailangan to tirahin na, pabang mainit. Alam mo ang paborito ko sa hita? Etong dulo. Sarap. Malutong-lutong. Kahit siyang katalaga lumingon, sa bahaging ito ng Tondo, may makikita kang residente na nagpapagpag at nangangalakal. Tulad ng 44 na taong gulang na si Jennifer Boco na taga Happy Land. Ang pinaka-akin po niyan, sir, etong papel. Ang pinaka-kanya lang po, sir, so, yung mga pinipigyan. Kanino po kanya? Sa kuya ko po, sir. Kanino ang pagpag? Sa akin po. Sa inyo? Opo. Sa inyo dinadala? Minsan po, may, pag may bumibili, bibenta. 30 pesos, 40. Ang supot. Opo. 6 na taon ng byuda si Jennifer matapos mamatay ang kanyang mister dahilan sa leptospirosis. Naiwan sa kanya ang 2 anak na maagang nagsipag-asawa, kaya kasama rin niyang itinataguyod ngayon ang 3 pang mga apo. Lahat sila ay naninirahan sa maliit na bahay na ito. Saan kayo natutulog yan? Yung 2 apo ko po, sir, dito po kami 3. Oo. Yan. Hindi mo mainit dito matulog? Ay, ang kanyang kwan, ang inyong yero, malapit sa ano? Opo, yun nga po. Kahit maliit ang kita ni Jennifer sa mga pagpag, pinagtsatsagaan na lang niya ito dahil hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral. Pero, hangad pa rin niya ang magandang bukas para sa pamilya. Gusto ko po kasi kahit ganito lang yung trabaho ko, makatapos ng mga anak ko. Dating po ng araw, umaasa po ako na kahit ganito po yung trabaho ko, matabago ko yung pamilya ko at makaahon sa hirapan. Gabi-gabi naman, kumangulek na ng kalakal ang mag-amang Fernando at J. Mark si Chon. Ito ang schedule ng hakot na ibinibigay sa kanila ng fast food restaurant gamit ang kanilang padyak. Hindi nila alintana ang panganib sa kalsada makapag-uwi lamang ng kalakal. Tuwing alas 9 ng gabi, nag-awag kami ang pagpag. Matapos ang halos 1 oras, napuno ang kanilang padyak ng bulto-bultong plastic. Ayos na sila para sa gabing yun. Tsaga-tsaga lang po sa nag-awag ang pagpag. Pagbalik sa kanilang lugar, katulong ni Fernando ang isa pa niyang anak para paghiwa-hiwalayin ang mga nahakot na kalakal. Ang lahat ng plastic na kutsara, tenedor at mga papel ay iniipon nila para maibenta naman sa junk shop. At ang mga pagpag o tira-tirang pagkain ay iniuwi nila sa bahay. Pag dumarating dito, niluluto ko na lang para pagkaluto, kain po lahat ng mga anak ko. Bawas gastusin naman din po yung may dumarating sa aming pagpag sa gabi. Kasi minsan sa araw, bibili na lang ng ulam sa labas, pero pag walang pambili, wala. Tahimik na lang. Paggawa ng mga divider ng itlog na pugo ang pinagkakitaan ng pamilya ni na Fernando at Jennifer.
Pagka lahat po nung kami dito gumagawa, maabot yung bonus 600, minsan po 300. Pero hindi sapat ang kita nila rito sa dami ng kanila mga gastusin. Kaya gayon na lamang ang pagpupursige nilang mga lakal. Apat po silang estudyante ko. Minsan po hindi ko sila napapapasok dahil sa kakulangan namin sa pambaon nila. Kahit papaano ay sinisikap ni na Fernando at Jennifer na makabili at mapatikim ng bagong lutong ulam para sa kanila mga anak. Minsan naman po kasi pagka walang-wala po talaga, titignan ko na lang yung mga anak ko. Wala po talaga kasi pag nakakilos naman po, nagkaroon naman po ng pera, ibinibili ko naman po ng pagkain ng mga anak ko lahat. Sa kanilang pagtutulungan, naniniwala si na Fernando at Jennifer na makakaahon sila sa kanilang kalagayan. Makikita kong maayos po talaga yung mga anak ko. Makatapos sila ng pag-aaral. Yung hindi ba namin na natungtong ng papa nila, kahit sila na lang. Payo naman ng general practitioner na si Dr. Rene Borja, doble ingat sa pagkain ng pagpag. 70 to 100 degrees centigrade na heat in 10 minutes. Nakakapatay naman ng mga bakterya ang heat. Hindi lang bakterya, pati virus, fungus. Ang mahirap lang, may mga bakterya ng may spores na forming. Yun ang mahirap makakatay kagad ng heat. Yan silang resistance dun. Naunawaan naman ni Doc Rene ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Maganda rin ang immune system nila eh. Nakasanayan na nila eh. Maraming mahihirap sa ating taong kababayan eh. Hindi lang naman dito yung nangyayari sa mga ibang bansa rin eh. Ang buhay pagpag ay hindi na bago sa ating bansa. At sa paglipas ng panahon, patuloy itong nagsasalba ng kumakalam na sikmura ng ilan nating kababayan na hindi napapagod kumayod para sa pamilya. Susunod, kahit masakit at iba ang tingin, marami pa rin mga kababayan natin ang mahilig sa tato. Bakit? Alamin natin sa pagbabalik ng KBYN. Ito ay hindi na po bago para sa mga Pilipino. Katunayan po ang ating mga ninuno ay nagpapalagay na nito bilang simbolo ng kagitingan o kaya ay karangyaan. Pero lumipas sa mga panahon, maling pananaw ang tingin po ng iba nating kababayan. Ang bawat tuldok, linya at tinta na tumutusok sa balat ay bumubuo sa imaheng may malalim na mensahe para sa mga nagpapatato. Eto, pag nakikita ko, so nare-remind ko yung sarili ko na kahit anong mangyayari sa'yo, kailangan mong ipagpatuloy yung mga pangarap mo sa buhay. Eto, tato ko to kasi single mama ko, apat lang kami. Ako at saka yung mga anak ko, yun lang. Dumadami ang mga Pinoy na nahuhumaling sa ganitong uri ng self-expression. Tulad ni Angelo Cruz, 20 taong gulang pa lang siya nang unang magpadot-dot ng tinta sa kanyang katawan. Yung first tattoo is ito dito sa may banda, dito sa may sa chan. Quotation siya ni Kurt Cobain. So, naingganyo ako, curiosity lang din. Pero ang isa naging dalawa hanggang sa dumami na. Eventually, parang nagustuhan ko na din. Every time na stress ako, kaya pag may extra money, is nagbabatato ako. Hindi naman totally ako natakot. Yung first time ko kasi is talagang masakit. Pero it depends kasi sa tao, sa pain tolerance. Pero for me kasi dito sa part ng chan and then sa ribcage yung pinakamasakit. Hindi ito nagustuhan ng kanya mga magulang noong una, lalo na nang nagpalagay na si Angelo ng tato sa mukha. Parang hindi ko nagustuhan kasi kung ano lang dapat sa katawan lang kasi parang na
rurumihan na ako pag pati sa mukha. Okay na lang yung sa katawan. Tanggap ko na rin dahil art nga daw yan eh. Marami na rin na papatato. May 83 na ngayon si Angelo sa katawan sa edad na 33. Parang pag may tattoo yung kabila ko, sabi ko parang pag napapatingin ako sa salamin, parang kulang. And then pag may nakikita akong design na gusto ko or yung mga design na may meaning sa buhay ko, so gusto kong ipalagay. Pero kung inaakala ninyong panlalaki lamang ang mga tattoo, abay hindi po. May mga babaeng mas astig pa ang pinapagawang disenyo. Eto po, si Angeli, halos balot na ng tato ang buong katawan. Buo talaga. Pero yun lang yung ano, face. Actually, meron ako sa side. Tapos sa ulo, meron din ako. So, ito yung face lang talaga sa harap na hindi ko siya papalagyan. Ang pamilya at mga anak ni Angeli, nasanay na rin sa kanyang bagong look. Yung papa ko kasi medyo split ko siya. So, nagpaalam ako. Sabi ko magpapatats ako. Pero sinabi ko maliit lang. Tapos nung pag-uwi ko sa bahay, yun nga, yung half ng ano ko, legs ko. Tapos di naman siya nagalit. Sabi niya, ah, maganda naman pala. Ayon kay Angeli, mahirap magpatato lalo na sa mga sensitibong parte ng katawan. Masakit naman sa lahat ng part, pero yun nga, kagaya ng mga sensitive part, like sa singit, sa mga maninipis na skin, sa mga may buto, like siko, ganun, tuhod. Pag na-start mo na talaga, hanapin mo yung pain eh, yung pain na masarap. At wala pa siyang planong tumigil na padamihin at pagandahin pa ang mga tatong design na meron na siya sa ngayon. Dahil din sa tattoo ko, nakilala ko. Nakakapag-work ako, nakakapag-ipon ako. Suki ng Dutdutan Convention si Angeli. Isa itong taon ng Tattoo Expo kung saan ipinamamalas ang natatanging sining sa pagguhit sa balat ng tao. Art as anything that produces beauty visually. So ang tattoo, ganun din siya eh, kasi aesthetically tsaka visually, you can consider tattoo as painting. Kaya lang, difference ito, ang painting is sa canvas, paper, cloth. Pero ang tattooing is an art done on human skin. Ayon kay Alfred, aabot na rin sa 1,000 ang bilang ng mga professional tattoo artist sa ating bansa na gumagawa ng simple hanggang sa pinakakomplikadong mga designs gaya nito. Actually, karamihan sa mga naging tattoo artist professionally is self-study, self-research, self-endeavor. Meron din namang nag-apprentice sa ibang tattoo artist at nag-accumulate sila ng skill at talent. So pag medyo na-develop mo na yung practice ng tattooing, that's the time na yung nagpapamember sila sa association para maka-attend sila ng mga seminar on health and safety tattooing, tsaka yung iba-ibang process ng advanced tattooing. Ngunit bago pa makilala ang pagtatato sa ating bansa, matagal munang tumatak sa ating lipunan na ang pagkakaroon ng marka sa katawan ay parang masamang tao sa paningin ng iba. Kasi nung unang panahon, ang tattoos kasi na-identify sa mga criminals, sa mga inmates, sa mga gang, mga ex-convicts. Tingin nila sa lahat ng may tattoo is negative. Ang tingin sa'yo parang ano to, gago, narantado, parang maloko. Ang dumi-dumi ng balat mo, kababae mong tao, yung iba nga nagpapaputi, tapos ikaw dinudumihan mo yung katawan mo, ang kinis-kinis mo, mas maganda ka kapag wala kang tattoo, ganun, sanay na lang ako. Pinapatunayan naman ng mga tattoo collector na hindi batayan ang mga marka sa balat para magampanan nila ang mga nais sa buhay. Si Angelo, isa na ngayong BPO employee. Si Angeli naman, model. Eh,
and soon to be chef na. Siyempre, dapat malinis, di ba? Chef ka eh. Kumbaga, food yung hinahawakan mo, yung hinahandle mo. Marami rin naman akong kilalang chefs talaga na talagang covered ng tattoos talaga. So, siyempre, hindi naman maapektuhan ng tattoo mo yung trabaho mo kahit na ano pang profession mo. Kaya doctor ka man o ano ka man. For me, talagang walang bearing talaga pag magtatrabaho ka. May mga ibang employers na hindi naman nila dinidiscriminate yung mga tattoos. Kaya lang, in-encourage nila na yung tattoo sana yung hindi nakikita. Siyempre, kinukonsider nila yung ibang client na meron pa rin negativity sa isip sa conservative. Karapatan ng bawat tao kung anuman ang nais niyang ipabago sa kanyang katawan tulad ng pagpapatato. Pero bago ito gawin, dapat muna itong pag-isipan ng mabuti upang sa huli ay hindi magsisi. Check mo yung shop, tattoo artist, kung nag-undergo siya ng seminar sa health. Kasi pwede kang ma-infect at magkaroon ng sakit. So dapat think before you ink. Mga younger generations ngayon na bago kayo magpa-tats, ayun, isipin nyo muna ng mabuti kasi habang buhay na yan, nasa katawan nyo, hindi nyo na yan magbubura. Susunod, kung hayaan ang malaabanikong buntod na mga pika na may disenyong kamangha-mangha sa pagbabalik yan ng KBYN. Bayan, isa pong farm o aviary na nag-aalaga ng iba't ibang klase ng peacock na katulad nito, ang dinayo natin dito sa Laguna. Samahan niyo ako at mamangha sa may 35 klase ng mga kulay nito na dito lamang po matatagpuan sa farm na ito. Makukulay, malalapad na pakpak na tila malalaking abaniko. Ang kanilang anyo at kilos ay talaga namang atraksyon sa mga tao dahil sa pagiging grandioso nito. Dito napukaw ng mga peacock at peahen ang atensyon ng breeder at bird enthusiast na si Joel Alcacid. Peacock ang tawag kung lalaki ang ibon. Ito yung mga may mahaba at makukulay na balahibo sa puwitan. Peahen naman ang tawag kung babae, kung saan hindi ganong kaaya-ayang itsura kung ikukumpara sa mga lalaki. Pag pinagsama sila ay tinatawag na ngayong peafowls na karaniwang kilala natin sa tawag na peacock. Dito sa isa at kalahating ektarang aviary sa Laguna, ang Alcacid Aviary and Farm, makikita ang may 800 mga peafowls o peacock. Pero bago ito dumami ng ganito, nagsimula muna ang negosyo sa pag-aalaga ng mga itik at pagbabalot. Ikaw ba'y nagsimula sa ano? Sa itik o ano? Ducks. Ducks talaga? Opo. Commercial ducks. Oh. So balot. Kasi pati yung tama yung design ng aming ano, for commercial balot. Ano. Commercial balot? Ate. So, balot at saka ano? Opo. Tapos na nag-iba ng bagyo. During that time, meron din kami palagi ding ilang pirasong peafowl. Kasi fascinated talaga ako sa peafowl. Kasi wala bata pa. Amazed talaga ako sa peacock, sa peafowls. Kasi majestic sila. And then, maganda yung kulay. Tapos, kahit maghapon mo lang silang panoodin kung ginagawa, talagang ma-entertain ka. Hanggang sa napoko si Joel sa pagpapares ng iba't ibang kulay ng peafowl o peacock para lumabas ang kakaibang mga kombinasyon ng kanilang balahibo at pakpak. Kadalasan sa mga ito, bukod tangi sa aviary lang ni Joel ang meron sa Pilipinas. So ang breed nito, halo-halo na? Meron kasi itong base color, ang peafowl. Sabihin, mag-pinumbine mo itong si puti sa blue, lalabas itong pied. Nga. Then, the black-shouldered.
i-combine mo ngayon sa pipes, lalo ba si... Meron minsan babalik sa blue, meron minsan babalik sa regular color. Babalik sa original. Oo. Meron mag-iiba. May mag-upgrade, may mag-throwback. Andyan din ang mga Indian Blue Peafowl at meron din namang madalang o rave variety na Green Peafowl. Sa kabuuan ay may 35 color mutation ang nasa farm ni Joel. At ang pinakamahal na naibenta niya rito ay ang Emerald Pied Peacock na may mataas na porsyento ng Green Peafowl bloodline. Umabot ang halaga nito sa 140,000 pesos kada ibon. Pero kung si Joel ang tatanungin, marami pang kailangang gawin para mas mapalawak pa ang kanila mga alagang peafowls o peacock. Medyo malayo pa tayo gawa ng... Kung dito yung medyo marami-rami ng collection na sa mga 35 mutation pa lang kami, ang Amerika sa United Peafowl Association eh. Yung latest tally ng recognized internationally na kulay is parang mga 196 or more than 200 colors na yata ngayon. Dahil sa mahabang panahon ng pag-aalaga, pamilyar si na Joel kung paano tutugunan ang kalusugan ng mga ibon. Anong karaniwang nagiging problema mo sa kanila? Wala naman. Hindi sila masakitin, gano'n? Hindi naman po. Palimitan lang nagiging ano namin, yung bata, prone sila sa ano, coccidiosis. Ano yung sakit? Pag nakakain nila yung dumi nila. Mayroon pala ka naman dito. Bukod sa peafowls, meron din sila rito mga exotic na manok na galing naman ng Japan. Anong klaseng manok to? O Nagadori, yan yung long tail, yung alaga ng mga hari. Mahaba talaga ang ano. Haba yan, mga 20 feet. Pag first year, magmumolt sila. Babaksak yung buntot. Then after that, tuloy-tuloy na. Wala pati na ng molting. Ang talisayan na yun? Yeah. Ako. Ang record niya ni ano eh, parang nasa 19. 24. 24 feet? Opo. Sa Japan. May yaya na nga eh. Para hindi makuha niya ano. Yeah, yan na. Para hindi masira yung pagpapakambo. So ang ingatan mo dito ang ano, ang buntot. At ang klaseng ito ng purong puti ang kulay, eh ano pa nga ba, siya lang uli ang meron dito sa ating bansa. May mga manok din na malalaki ang paa na kung tawagin ay Dong Tao Chicken. Ito po, ano yan, bali dati, ang pwede lang mag-alaga nito yung hari ng Vietnam. Parang specialty yung kinakain nila yung paa. Kinakain yung paa? Paa lang po yung kinakain nila. Aba eh. Ito. Ganda pa ito yung mga... mga tabi-tabindaan, ano? Special. May iba't ibang klase rin ng imported na itik ang farm. Katulad ng German Peking Duck. Isang malaking breed ng itik na kung maglakad ay diretsyong-diretsyo ang lieg. At alam nyo bang may mga whistling duck din na sabay-sabay kong sumipol? Oh, yan. Yun. Masaya yan pag ano. Ito ba bad lalaki yan? Opo, meron po yan. Mature. At ang breed namang ito na may iba't ibang kulay ay tinatawag na wood duck o Carolina duck. Hindi lang negosyo at pagkakitaan ang tingin ni Joel sa kanya mga alaga. Malinaw na nabighani siya sa karakter ng mga alagang ibon kung kaya't isa ang kanyang aviary ngayon sa mga matatagumpay na ibon farm sa bansa. Ang labanan namin ngayon dito is to produce a rare color at saka rare high percentage blood ng mga greens para mas maganda yung market niya. Kasi siyempre ang collector, hindi siya magko-collector na magko-collect ng ordinaryo. Nang dahil sa lubos na pagmamahal ng ating mga kababayan, kayang lagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Mahirap man ang buhay, pagpag ng ilan nating mga kababayan,
hindi nila hahayaang kumalam ang tiyan ng kanilang pamilya hanggat kaya nilang sikmurain. Hindi man bukas ang isip ng iba sa mga taong maraming tato, pinaninindigan naman ito bilang self-expression ng mga mahilig dito. At kung saan-saan na nga tayo nakarating sa pagtuklas ng mga nakakatuwa at nakakaaliw ng mga hayop, katulad ng ibang uri ng peacock sa Laguna. Kabayan, sa susunod na linggo muli, tutok lang kayo para sa iba pang kwento ng mga Pilipino. Ako po si Kabayang Nolly Di Castro, nagpapasalamat at nag-iwan ng isang magandang gabi! Bayan!